Good evening mga nagagandahan at mga nagagwapuhan natin mga ka-legit na records dyan. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So narito na naman nga po si Gandara para magatid po sa inyo ng latest update, mga balita hinggil po sa TVJ and the legit na records. And for today's video nga, nako, eto na naman nga po tayo sa MTRCV. Nako, ang mga Sup-sup Daliri fans dyan, mga panatiko ng mga Sup-sup Daliri ay nag-iingay na naman sa social media. Feeling pinag-iinitan na naman. Eh, hindi naman kasalanan ng MTRCB, lalo naman pong higit ni Tito Soto. No, kasi pinag-iinitan po si Senator, si ex-senator Tito Soto, kasi anak po niya si Miss Lala Soto, no? So, pinag-iinitan po ngayon, parati naman ang TVJ mula po ng ano nga, nang lumabas po ang issue na yan sa icing. So, hindi po matigil yan, lalo pat meron na naman pong balita na pinatawag na naman ng MTRCB sila Vice at this time ay dahil di umano kaya Kim Chu. Eh, wala naman po kinalaman ng TVJ at sakang MTRCB kung makangaw-ngaw nga po itong mga panatikong ito ng Showtime. Inutos ba? Inutos ba ng mga nasa MTRCB at saka ng TVJ sa kanila yung mga naging violation nila? Hindi naman. So, paano nga pinag-iinitan? Kung wala pong nakikitang butas at mali, eh bakit po yan mapapatawag sa MTRCB, di ba? And kung hindi naman valid, eh wala naman po silang dapat na ikatakot o ikangaw-ngaw dahil alam nila na hindi valid ang rason kung bakit ipapatawag na MTRCB. At the same time, hindi yan makakarating sa MTRCB kung or hindi sila papatawag ng MTRCB kung hindi po talaga napatunayang paglabag iyon. So ngayon, ang tanong ng marami, makaka-ere pa ba ang Showtime? Mega yung sunod-sunod na naman po ang balitang ito. Pero bago po natin pag-usapan at dumako dyan sa balita ang yan, mga kapatid, nais ko po munang magpasalamat at kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga walang sawa pong nakasuporta sa atin. Yung mga talagang nakasubaybay, mga masusugid natin pong taga-subaybay na araw-araw nandyan po sa atin pong mga daily updates. So, thank you so much sa inyo pong lahat. And para naman sa mga bago lang dito sa ating channel, naku, wag na po kayo magdalawang isip. Pindutin ang subscribe button dyan sa baba, sa bandang kanan po. And click the notification bell na rin para kayo ay maging updated at maging una sa mga update na atin pong inilalabas araw-araw. So ito na nga, simulan na po natin ang atin pong talakayan. Nako, 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 ang Showtime ay tila malilintikan na naman. Ayan po ang balita na mainit pong pinag-uusapan kamakailan lang. Dahil yung mga nangyari, mga naging mga nabitawang salita noon kagaya nitong kay bali dalawa eh, itong kay ano, kay Kim Chu, guys, yung alam niyo na yan, ng quick quick short. Ano talaga eh, peck peck short talaga ang sinabi, kinorek lamang po eh na quick quick short. So isa yan. Pangalawa, yung sa namali po, which is namali nga po nang banggit itong si Kim Chu. Ay, Kim Chu. Kim Chu. So, maraming nagsasabi na innocence mistake, hindi sinasadya, kaya dapat ay wag daw masyadong sensitibo si MTRCB. Halatang pinag-iinitan daw ang Showtime talaga.
Pero malaman po natin yan, ano po ang kalalabasan. And eto nga po mga kapatid, meron pa eh, meron pa dahil alam niyo po ba yung video dati na naging trending din ito sa social media, pero hindi lang, ewan ko kung na-actionan po yun MTRCB or hindi pasok. Pero namali lang din kasi yun eh, ng bigkas. Kasi kung familiar po kayo dito, hindi pa siya napapag-usapan sa ngayon, pero dati po itong video, ayun nga, yung sa palakang po, yun yung binanggit. So nagkamali. Pero dapat ay palakang bukid, napaka talagang ano po eh, ganon-ganon yung pagkakasabi, palakang po. Nagtawanan pa nga po sila. Ewan ko kung nabigyan po yun ng action kasi hindi naman porket hindi po nabalita ay hindi na nangyari or hindi na nagawa ng action. Kaya malaman po natin siguro naman mauungkat din po yan kung sakasakali na hindi pa talaga ito nakarating sa MTRCB or kung pasok or hindi. Pero sa ngayon, eto nga, mukhang pinatawag na naman nga raw po muli ang It's Showtime dahil sa dahil daw po dyan sa vibrator comment ni Kim Chu na namali nga raw po ito. So post po ito ng PepPH, no? So credit po. And mukhang malilintika na naman po talaga sila. So malaman natin kung ano po ang magiging desisyon dyan. Sa mga nagtatanong kung makaka-ere pa ba ang It's Showtime, MTRCB lang po ang makakasagot niyan. At the same time, kung madedepensahan po yan ng Showtime, kung magbibigay po sila ng paliwanag or pangako, di ba? Lahat naman may consideration. Pero yun nga, tila namumuro na eh ang Showtime base na rin po sa sinabi nitong si Miss Lala Soto, diba? Na hindi na po pwedeng palagpasin dahil dati nang mayroong warning. So baka po kasama na yon sa mga warning dati kung ano man ang pero isinawalang bahala po nila. Pero itong kay Kim Chu mukhang hindi pa pala kasama, no, sa mga warning nila noon. Kaya yan po ang sunod na kabanata na dapat po talaga nating abangan. And nako, ngayon pa lang kinakabahan na ako kasi mukhang madadawit na naman po ang show ang EAT kung sakali po na hindi maging maganda ang kalabasan or ang maging desisyon ng MTRCB. Sigurado yan. ano po tayo? I-condition na po natin ang sarili natin kasi for sure niyan, idadawit na naman po ang EAT. Idadawit na naman po ang TVG niyan for sure. Siyempre, hahanap po sila ng masisisi, mapapagbuntungan ng kanilang galit. Ngayon pa nga lamang po ang mga panatiko talagang gigil na gigil na eh. Sinasabi, pinag-iinitan. Eh ano ba naman gagawin ng MTRCB kung ganun talaga, kung talagang mayroong paglabag na ginagawa. Kailangan namang mag-magic ang MTRCB, isang click lang, isang snap lang, mabura na sa history, mabura na ang pangyayaring iyon. Sa mentala, sabi naman po dito ni KMJS na isa pong isa pong TVJ supporters. Sabi niya rito, fans, defenders kami, misters. Nako, mukhang mali pa ata ng channel na napuntan. Anyway, sabi niya, kaya sa mga fans ng It's Showtime, manahimik sila, huwag manira ng manira ng TVJ at bash ng bash. Kahit hindi naman inaano ni na TVJ at Mayor Jose Atwali, talagang lalaban kami, Ms. Dersi, pagtatanggol namin ang TVJ. Kaya manahimik mga fans ng kabila, mananahimik din kami. Okay lang kung nag-guest, basta huwag na lang kakalabanin ang TVJ or sisiraan. Dahil batalyon po kami rito. Sa bagay, malaki naman ang respeto ni Bitoy sa idol natin, sina TVJ. Totoo yan, naniniwala po ako sa respeto, no, ni Bitoy.
dito sa TVJ, wag lang po talaga na masisiraan or merong lumabas sa bibigan na against po para sa TVJ. Anyway, tungkol naman po dito, naku, magkaiba po kasi kaming tao eh, Miss KMJS, pero okay lang po yan. Ang importante ay isang hangarin, ano, ang ipag-pray na sana po ay makuha ng TVJ ang titulo na nilikha ni Joey De Leon. Kayo po ba nung inyong masisay dito, mga ka-Dabricads? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.